Okay, it's time para ang story mo, i-share mo. Now, let's hear the story of Chonna and Ibrahim, okay? Umpisa natin yung katanungan sa paano kayo nagkakilala. Okay, kung sabihin mo na natin si Chonna. Hello, Chonna. Ayun. Hello, VJ Oppa. Oh? Narinig ko. Narinig naman ko. Okay? Kaway-kaway din pala, Sir Ibrahim. Okay. Hello po, good afternoon. Yan. So, the first question is, paano nga ba nagsimula yung love story ninyo dalawa? Okay, simulan natin kay Chonna kasi mo pinaghandaan niya yung araw na ito, diba? Ganda ng inay, nangyipulong snide, di ba? Ayan. Okay, let's start the sweet talk with the question, paano kayo nagkakilala? Okay, Chonna. Ano po, 2019, may common friend po kami ni Ibrahim. Bakit po pangalan niya? Then, nag-chat po ako kay Ibrahim ng kuya. Tapos dapat po itatanong ko lang po yung kaibigan ko kasi yun po yung lagi niyang kasama, yung friend ko po na ano din niya po. Pareho po sila na electrical engineer. Tapos nilanong ko po, kasama mo ba si Maki? Tapos dun po nag-usapan namin. Tapos ayun, parang yung tuwing araw-araw po kami magkakwentuhan, napapalapit na sabi po kami. Ay, may kinilip agad. Nagsisimula pa lang tayo. Okay, talaga yung mga common friend na yan eh. Iba din talaga yung epekto sa atin, di ba? Minsan yung friends natin kapag may nakasalubong natin, halimbawa si crush, itutulak pa tayo niya. Uy, tapos talaga yung pangangandaan nila na crush natin isang tao. Diba? So, yung mga common friend din, nakatulong din yan para mag-boost yung confidence natin para mas papalapit tayo kay crush. Okay. So, because of that common friend, kung sino ka man, maraming salamat. Salamat, Taxi. Ay, salamat, Shopee. Ayan. Ngayon naman, I want to hear kung paano kayo nagkakilala sa point of view ni lalaki. Okay. Let's hear it from Ibrahim. Hello po. So yun, no, nung started po talaga nung nagkakilala nga po kami ng friend niya na si Maki, ano. Yun nga po, hindi naman kami actually close na ano. Actually si Maki medyo friendly din siya. Yun po. So ayun, nung may event kasi nung isang araw po, end na po ng semester nung school year, kaya parang may celebration po organization namin yung sa electrical engineering po. Ayun, so ayun, nagkakakwentuhan kami po ni Maki. Then, nung habang nagkakakwentuhan kami ni Maki, ayun, may biglang nag-add po sa akin na, ano, na friend request. Ayun, doon na nagsimula. Nakita ko, yun siya na may. So, actually, hindi ko nga siya kailala, pero nakita ko nga po. Mutual friend siya ni Maki. Ayun, so hanggang sa chinat na nga po niya ako, sabi niya, kuya, I can't be na. Then, ako naman, so sabi ko naman, ate. Reply ko, ate. Medyo ano lang, lilo lang din ang isa reply. Ayan. So, yun na nga po. Doon na nagsimula yung nagkakintuhan na nga. Then, everyday. Simula na talaga everyday na kami nagkaka-chat ni Chonna. And since doon sa na-develop na nga po, nagkakilala na kami. Then, one day, nung hanggang sa umabot na sa enrollan again ng next school year para po sa NUST. Then, yun nga. Nagkakita na kami noong unang pagkikita namin sa NUST. Nakatambay po ako dun sa isang bench ng NUST malapit sa daan. Tapos nakita ko siya, magka-chat kami. Nakita ko siya, nakasakay siya sa yung trike ba, kuya? Yung trike sa NUST, alam niyo yung mga taga-NUST. Mas yun naman, malayo talaga yung lakarin sa NUST. No? So nakatrike siya. No? So yun, yung una kong pagkakita sa kanya, nakatrike siya.
Then sa enrollment nga kami una, talagang officially nagkakilala, face-to-face. Wala pang lockdown ng face-to-face kasi. Yung mga kuya, ate, actually may mga nagsisimula sa ganyan eh. Mag-chat-chat, ano mga, hello po kuya, pero deep inside. Gusto lang din magpapansin. Actually, yung word of Oppa, it means kuya in Korea, but it's somewhat romantic. Someone na kikiligin ka kasi Oppa, instead na yung hawak, itawag mo ay, what's that? May ibang term kasi sa kuya, sa kuya na ginagamit sa Korean. Yung yata yun, yung H-Y-U-N-G. Pero it's not romantic, but when we say Oppa, that is very romantic. Parang kinikilig yung gusto. Oppa, Oppa, diba? So, kayo pa na, nagsimula sa ati kuya approach. Ati kuya approach. And then, sa lumayas, enrollment, ayan. Yun talaga yung face-to-face na unang nakakilala. Wow. Ang sarap talaga balikan yung mga panahon na wala pang pandemic, diba? Yung mag-i-enroll ka na ganyan, titila ka. Tapos, hindi mo kikilala ang iba't-ibang tao sa pila or makikita mo doon yung kachat mo na never mo pang nakita, di ba? Nakakatuwa na balikan yung mga pwede nangyayari. And ako, since teacher na ako ngayon, I love to hear stories from different people na may kinalaman sa mga school love stories because I'm fond of watching mga kidramas, mga ganyan, high school love all, mga school 2013, yun, mga ganyan-ganyan. So, nakakakilig isipin, and now meron tayong isipin to her, di ba? So, ang sarap, balikan yung mga school love stories na sila. Okay? So, ngayon dito na tayo sa question and answer portion. Kasi Chonna, alam ko pinaghahandaan niyo yung mga ganitong mga question and answer portion kasi nga, beauty queen siya, di ba? Okay, let's start with the first question natin. Okay. Sa mga may iba pang katanungan, you will just, comment, just comment your question sa ating comment section and then you can also use our hashtag for the day. That's hashtag Sweet Talk with Chonna and Ibrahim. Use that hashtag para yung mag-trend. Kung pwede nga lang mag-trend sa Twitter. Okay, let's start with the first question natin. So, ano-ano hobbies or activities ang madalas yung gawin ng mag-asawa? Okay, boy, naman tayo mag-start. Okay, let's start with Sir E. Yan, hobbies. Usually, puro kami food trip talaga. Food trip yan. Pag-de-date po talaga. Yun yung madalas talaga namin ginagawa sa relationship namin. Ayun, tsaka bonding. Yun lang naman. Wala naman ibang special. Food trip. Pero namin yung tsaka na yung figure niya. Okay, ako po yung... Ako po yung na-epektohan eh, medyo tumaba. Dali talaga po. Lalo na yung pandemic, nakakataba talaga. Talaga aminado ako dyan. Okay. Let's hear it from Chonna. Ano ang mga hobbies or activities ang madalas nyo gawin magkasama? Food trip din po dun sa may Freedom Park. Di ba po marami din yan ang mga yes, sa Freedom Park. Yung food to... favorite po namin yung ibon kumain tapos mag-milk tea po kami yung may katabi po din ng milk tea shop yung bubble cup tapos ayun po nung wala pa po yung wag-log na po ayun po makakapag puti po ulit na alam mo yung Freedom eh, maraming love story talaga na nagaganap dyan sa Freedom Park, diba? Napaka-famous on the world din na yan. Kasi marami yung mga tambayan, mga ganyan, mga tuhog-tuhog, kasi sinabi mo na, okay. Now, so, parang katuwa lang din na mayroong mga bonding moments talaga yung mga taong nasa isang relasyon. Kasi nga, yung isang reason kung bakit nagtatagal isang relasyon, di ba? Hindi kayo nagkakasawaan kasi meron kayong mga bagay na pagkakasunduan at ginagawa nyo together, di ba? Okay, now let's have the next question. Okay, medyo mabigat na yata itong tanong na to. Ano ang kayong gawin para mas umibay ang inyong relasyon? Wow. Okay, Chonna naman tayo mag-start.
Ano ang bagay na kaya mong gawin para mas umibay ang marriage? Siguro po ano po, yung bagay na kaya ko pong gawin, supportahan po siya sa mga bagay na gusto niya din pong ginagawa. Supportahan po siya, huwag siyang pipigilan or huwag siyang ikulong din sa bagay na ayaw naman niya. Kailangan kung ano siya nang gawin, gawin na lang. So, huwag natin ikulong yung tao sa mga bagay na hindi naman na gustong gawin. So, supportahan lang po. Okay. Chonna, 2021. Okay, now let's hear something from the guy. Okay, let's hear something from Sir Hill. Okay. Ano ba ang kaya mong gawin para mas tumigil ang marriage? Oh, sa tingin ko po, siguro ano, pagbibigay ng time tsaka effort talaga sa isa't isa. Ayan. So, ayun. Siyempre sa relationship, usually talaga andyan na yung love eh. Pero po feeling ko pag nagbigay talaga ng time tsaka effort sa couple mo or sa ka-relationship mo, talagang mas magiging healthy yung relationship niyo po talaga. Patuwa na sa lalaki talaga marinig yun. Kasi dapat yung lalaki talaga ay nagbibigay ng time at effort sa babae. Kasi diba sa umpisa na magaling diba, sa panliligaw may time, may effort, pero pag sila na wala na. So, dapat hindi mo wala yung time and effort. Kasi may formula tayo sa love. Which is time plus effort equals love. Diba? I want to change that. Time plus effort equals forever. Diba? Hindi lang sa simula. Dapat nagpapakita ng time and effort. Yung time and effort niya ay hanggang sa maging in a relationship na sila. Diba? Doon yung makapatunayan na isa siyang huri na lalaki. Kapag pinanindigan niya yung time and effort na sinasabi. Okay, now let's have another question. Karir na karir ni Chonna yung mga ganitong mga question eh. Okay, anong bagay ang madalas mong gawin na sa tingin mo ay nagpapasaya sa kanya? Okay, let's start with the guy. So ako feeling ko yun nga sa pagbibigay talaga ng ano time. Ano. So sa kunyari sa pagpunta ko po sa kanila sa pagdalaw, ganyan, sa pagdi-date namin. Feeling ko talaga doon ko siya napapasaya kasi ano, talagang yun lang yung ano namin, yung bonding namin together talaga lalo na ngayon talaga sa pandemic. No? Pagpunta na lang po sa kanya minsan, ayan, ganyan, pagdalo sa kanya. Then sa pag-support din talaga sa kung anong gusto niya, pag-support po talaga. Tsaka sa yung mga simpleng ano pala, pagmamaiti, mga ganyan, mga stories sa Facebook. Talaga yun kasi yung mga favorites niya talaga na ginagawa araw-araw. Hindi talaga nagmimintis yan eh. Everyday talaga may mighty our story yan. Ayun. So yun, pag-support din talaga sa mga gusto niyang gawin. Pansin ko si Chonna parang may slideshow lagi sa mighty. PowerPoint presentation ba ito? Pero nakakatuwa na hindi mo nakakalimutan kay mighty yung mga experiences mo together. Diba? Laging kasama ka. Wow! Nakakalap. Nagkakabaliw! Diba? Now let's hear it from Chonna. Okay, ano mga bagay ang sa tingin mo na ginagawa mo na nakakapagpasaya kay Ibrahim? Sa tingin ko po yung ano po, nakakapagpasaya po kay Ibrahim. Isa po ito. Paglulutuan ko po siya ng leche plan. Favorite niya po yung leche plan. And yung ano, yung lockdown. Hindi pa akong gumawa nun, tapos madalang po kami magkita. Kung kailan na po kami magkita, nabuti ko lang po siya gagawa ng leche plan. Tapos paglulutuan po siya. Then yung time din, pag gusto niya ako makita, ayun po, nabuti ko po siya. Ganda-ganda daw ako kasi. Ganun talaga, pag in love yung lalaki, ganda-ganda siya sa babae. Diyosa ka. Diba? So ayan, leche plan pala, makapagpasaya kay Sir Eve, diba? Wow, sarap kaya yun, diba? Manamis-namis na maalat-alat. Ay, maalat-alat pa nun. Okay, sarap to. So, parang ang sweet lang. Sweet yung ibibigay mo na sweet ka rin, diba? One way na maipakita mo yung pagmamahal sa lalaki ay paggawa mo sa kanya ng pagkain, yun yan, diba? Diba yung parang may ganda na kasabihan dyan, diba yung sa the best thing you can do to a man's heart is, ay, hindi ko sure kung yun eh.
through his stomach, something like that. Diba? Ayan, parang gano'n. Basta may stomach yun. Basta, it's about food. Ayan. So, yung babae kasi sobrang in love sa part ng mga lalaki na yung mga babae, they are preparing food for us, diba? Sobrang nakamakilig yun. Hindi lang siya yung lalaki, pero dito sa kulungan na yan. Diba? Okay, now let's have another question. Okay, babigyan ko naman yata ito ha. Dapat ba natin bigyan ng personal space ang partner natin? Ayan. Personal space. O yung bibigyan natin siya ng time para sa sarili niya, di ba? Dapat ba natin bigyan ng gano'n yung partner natin? Okay, let's start with Chonna. Pini ko po, opo, dapat po natin kasi bigyan ng sarili nilang time. And ayoko pong maramdaman niya na parang nililimitahan ko kung oras niya na ako lang yung lagi niyang kasama, na ako din lagi niyang kasama. Gusto ko din po makakilala din po siya ng ibang tao, ng mga ibang kaibigan, and ayoko pong tanggalin yung time niya sa friends niya, sa family niya, kasi mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami, hindi pa naman po kami kasal, so gusto naman po hawak din yung buong time niya na parang akin niya na lang po yung time niya. Siyempre, hindi dapat hawak-hawak mo yung time niya, di ba? Kailangan niya rin na ng time para sa sarili niya. Okay, may comment pala sa sarili niya. Ito, nakita ko na yung, yung sinasabi kong quotation kanina. The way a man's heart is through his stomach. Yeah, thank you for reminding me. Ngayon ko lang ulit naalala yung quotation na yan. Yan. Pasya na raw. Oh, VJ Oppa. Yan. Tapos, meron din may sinasabi dito na may silasan paminsan. Pero, kung sinunan natin yung question na dapat ba natin bigyan ng personal space yung mga tao, yung partner natin. Let's hear it from Mr. Bill. Yeah. For me, opo, syempre, kailangan din talaga ng personal space tsaka ng personal time talaga. Kasi sa tingin ko, mas okay na kaya din ng isa't isa na maging independent sa para ng kumbaga parang independent sila na hindi nila kailangan all the time na kasama yung couple nila, yung ka-relationship nila. Mas healthy sa relationships for me yung ganung independent talaga. Tsaka may oras talaga para sa sarili. Okay, essential po 'yun ha, yung personal space. Tandaan niyo, hindi lang lugaw ang essential. Essential din po ang personal space. Dapat binibigyan natin 'yan sa taong mahal natin, di ba? Kapag mahal natin yung isang tao, bibigyan natin siya ng time para maging malaya. Hindi yung malaya na mababae na siya or what. Yung malaya na meron siyang time sa sarili niya, gawin yung mga bagay na gusto niya. Kasi not all the time ay nakadikit ka sa kanya, di ba? May mga times kasi na masaya siya to hang out with friends, to do yung things na normal niyang ginagawa before kahit kung hindi pa kayo. So, kailangan na yung experience yun, yung personal space natin na tinatawag. Okay, may nabasa ako sa comment section. May sinasan daw ba na nangyayari sa inyo? O, Chonna, meron ba? May time po na napagseselosin ko po yung mga tatlong taon na nakalipas, pero naaano din po namin yung pag-usapan din po namin na nakaraan na yun, hindi na dapat pinagbalikan. Ako lang po lagi yung Kasi past is past, di ba? Although we learn from the past, kailangan na rin natin mag-move forward sa present at sa future pa natin. So, we don't have to consider kung ano yung past experiences niya sa past relationship niya. What matters is how you treat each other now, di ba? So, yun yun. How about you? May sinasabi, nagselos pa minsan ang Mr. Ibrahim? Me, opo. Nung bago-bago pa lang po yung relationship namin, talagang medyo may... may mga ibang pinagsiselosan kasi alam naman natin si Chonna po talagang friendly yan. Kaya marami din talaga siya kaibigan, mapalalaki, babae, ganyan. Noong una lang, syempre, may selos. Kasama naman talaga yung sa relationship, may selos ka talaga kasi mahal mga yung tao. Ayun, so natuto na din ako, no? Kasi talagang ako dati, talagang medyo seloso po ako dati. Dati.
na talagang kapag medyo parang feeling ko mas close pa sila, mga ganun something. Pero na parang natutunan ko naman na like, parang talagang friendly lang si Chonna talaga. Ayun, so ayun na. Yan po, ganun lang sa dati. Parang lahat naman tayo, di ba? Parang walang exempted pagdating sa selos. Kasi nga, it's one way of showing na mahal natin yung tao. Kaso may mga tao kasi na excessive na. To the point na yung personal space na sinabi natin kanina, nawawala na, di ba? So, hindi naman natin kasalanan na magselos, di ba? Talagang marahin naman natin yun kasi mahal natin yung tao. Ang kailangan lang siguro natin gawin ay talk to our partner, di ba? Yung parang communication matters pagdating sa ganyan, sa selosan. Kasi minsan pag yung napag-usapan agad ang isang bagay, maaari siyang lumala. Para siyang post-corona na nakasindi, na nalapagsak sa isang gubat. At yung gubat yung masusunod lang dahil sa isang match. Di ba? Ganun yan. So, pagdating sa mga usapang selos ganyan, the only thing that they can do is to communicate with each other. Kasi mas masusolusyonan ng communication mga ganyang bagay. Okay? Now let's have another question. Yan. Mahalaga ba sa isang relasyon na tanggapin ang pagkatao ng bawat isa? Okay. Obviously, nakikita natin we have different personalities. Magkaiba yung personalities ninyong dalawa. Pero, minsan yung mga tao nung hindi nagkakaintindihan dahil we are two different people, di ba? So, sa inyo, mahalaga ba na sa isang relasyon na tanggapin mo yung pagkatao ng isang tao? Or, baka gusto mo siyang bagunin, alisin mo yung ganito mong gawain. O, may ganito pa pa. Okay, let's hear it from the guy. Let's start with him. Ayun, for me po, syempre sobrang importante na ng mga yung personality kung kumbaga doon mo nga siya minahal eh. Kumbaga, syempre sa una hindi talaga mapapakita lahat ng na ugali talaga sa simula ng relationship. Kaya nga talaga tayo nagbabanding para makilala natin talaga isa't isa. Pero for me, as long na hindi naman nakakasakit or nakakasira sa relationship niyo yung ugali or yung personality o kung ano man yung trait nung ka-couple mo, okay naman sa akin talaga. Willing to accept naman lahat ng ano ni Chonna. The willingness to accept a person whatever she is, di ba? Kahit ano siya, tanggap ko siya. Same ko siya. Wow. Okay, now let's hear it from Chonna. For me po, ano din po, mahalaga po. Pero habang tumatagal po kayo, nakikilala mo po siya, nalalaman mo po yung mga imperfections niya. Yung mga imperfections po na yun, yun po yung mas lalong minamahal sa tao na Ibrahim. Lalo mo po siya minamahal habang tumatagal sa panahon na nakikilala mo. Makaalis na nga muna ng mga saglit. Ito na ako, buhay din. Na-umpload bigla. Joke lang. Sabi nga niya, imperfections ni Gaya ay tinanggap. Okay, tinanggap ko siya na imperfections ni Ibrahim, di ba? Sabi nga, love looks beyond imperfections, di ba? Na kahit yung tao ay hindi siya perfect pa rin siya sa tingin mo, sa paningin mo. Hindi mo tinitingnan lahat ang imperfections na meron siya. Di ba sa movie nga na Nanny McPhee, sabi niya, love is not blind. It sees, but it doesn't mind. Yung sinabi ni Nanny McPhee sa mga batang naalagaan niya, di ba? Na love is not blind. It is not blind. It sees, but it doesn't mind. Nakikita niya yung protections ng tao. Pero wala siyang pakialam. Wala akong pakialam, di ba? Wala akong pakialam sa nakikita mo mga negativity sa kanya. What matters is you know the person. And binahal mo siya sa kung ano siya. Kung siya, hindi mo na siya kailangan mabuhin. Okay? Another question. Ano sabihin mo ang kaibahan ng relasyon mo sa relasyon ng mga typical na couple? Let's start with Chonna. Medyo mahirap po kasi hindi ko po alam yung kaibahan ng ibang couple pero yung help ko lang po.
lahat po ng ginagawa namin magkasama ni Ibrahim at ako, parang kahit maliit na bagay, sobrang saya na po, na-appreciate po namin yung maliliit na bagay. So, ayun. Yun lang po, marunong na lang po kami maka-appreciate dalawa na yung maliliit na bagay. Then, ayun po yung alam ko na unique kami sa ibang relationship na namin. Okay, wow, it's about appreciation, diba? Appreciate the things within your reach. Diba? Yung mga bagay na nagagawa mo, yung mga simple things or small things, na-appreciate nyo yun together. Okay, that's good. How about you, Mr. Gil? For me, siguro, yung openness sa isa't isa po, tsaka yung honesty talaga. Kasi feeling ko yun yung naglalak sa ibang couple talaga na na meron kami talaga. Kasi yung kapag wala ka talagang openness tsaka honesty sa isa't isa, doon talaga nagsisimulang parang magkahiwalay kayo or magkalayo kayo sa isa't isa talaga. Yung hindi nyo alam kung ano ba yung parang tumatakbo ba sa isip nung isa na parang hindi mo matatansya talaga kung ano yung kailangan mong gawin para mas maging better yung relationship. Ayun, siguro. Okay, the openness and honesty, di ba? Openness is next to godliness. Honesty is the best policy. Okay, yung honesty talaga, di ba? Maging honest lang sa partner mo, for sure, matatagal yung relationship ninyo, di ba? Pag honest kayo sa isa't isa, di ba? Masasabi mo lahat, di ba? Wala kang tinatago. Kasi once na may itago ka sa kanya, dadalan na yung time na baka ma-reveal mo, tapos maging cause pa ng hindi mo magkakaintindihan. So, it's better na maging honest sa isa't isa. Very good! Three plus kayo sa recitation sa akin. Okay, next! Ano sa tingin mo ang isang bagay na magiging rason para mas maging malapit kayo sa isa't isa? Anong bagay ang sa tingin mo ay magiging reason para sa tingin niyo mas maging close kayo sa isa't isa? Okay, let's start with you guys. Let's have Mr. Gil. For me, yung nga po, feeling ko talaga honesty tsaka time talaga together. Yung mag-spend talaga kayo ng time together. Kasi syempre sa bonding yan. Bonding nyo sa isa-isa. Doon talaga kayo magkakakilala. For me, even now, feeling ko hindi pa talaga kami ganun ka magkakilala talaga ni Chonna May, kasi talagang limited talaga yung pagkasama namin or yung bonding namin sa isa't isa. So, feeling ko 100% talagang magiging mas better relationship namin pag talagang marami kaming time for each other talaga. Yung pagkasama or bonding. Hiling ni Chonna yun, yung summer bonding, yung mga beach niya. Nandito kayo mga posts niya, di ba? Kabo. Okay, how about you, Chonna? Bagay na sa tingin mo magiging reason para maging mas malapit kayo? Po, time, communication, and loyalty po. Minsan may yung communication po, may time po kasi hindi ako nag-open thing na berma, parang agad na magkali na lang po ako. Pero kung pag-uusapan namin para magiging better pa po, maintindihan ako, may answer. So the time, the communication, and the loyalty. Diba? Important daw yung mga yan. Para mas maging those things will bring you closer to each other. Okay? Okay, napakarami naman tanong daw ni sir. Okay, may nagtanong pa kanina. Ano daw yung call sign ninyo? Anong may tawag ninyo sa isa't isa? B po, B. B-Y, B. B-Y. Dating mahal. Dati mahal. Eventually, naging parang B. Mas pinaikli pong baby. Na ako from mahal to mura. So, pinaisip. Ba't hindi B? So, B. Parang si ano lang yan eh. Si Marvin Fohas ba yun? Lobby? Lobby? Ano ba yan? Okay, ang cute din, di ba? B. Okay, now let's have another question. Parang last three questions natin yata. Anong challenging o risky na bagay na
Yung hindi mo nagagawa ang gusto mong gawin ninyo na magkasama. For example, takot kang gawin yung bagay na yun. Pero sa tingin mo, magagawa mo yun kasi kasama mo siya. Or yung isang challenging or risky na bagay na pwede yung gawin together. Okay, let's start with you, Chonna. Risk taker ka, alam ko yan. Tumutuloy ka sa alambre, alam ko yan. Pangarap ko po kasi... Ano? Makapag-hiking po kami ng itap. Sumira po kami sa taas ng bundok ng mga tatlong araw. Yung magti-tent lang po, ganun po. Tapos asa taas po kayo ng bundok, comfy. Tatlong araw, wala pong liib ko. Okay, sa mismong summit ha, sa mismong tusok ng bundok. Titira kayo sa pinakatuktok, diba? Tatlong araw, naka-tent, walang ligo, diba? At least, doon yung marirealize sa mahal yung isa't isa. Tanggap nyo yung amoy ng isa't isa. Okay. Oh, risky rin siya. Baka kasi maraming mga ahas doon sa bundok. Maraming talaga ahas sa bundok. Okay. How about you, Ibrahim? Ako siguro po, ano, pangarap ko sa talaga yung ano, mga adventures na ginagawa. Pero pinaka gusto ko talaga yung skydiving. Ayan. Mga gusto ko, mga, kumbaga yung mga challenging talaga, mga breathtaking talaga na challenge na nakikita ko sa internet yun. Pero isa na doon yung ano, skydiving talaga. Yan po. Okay, skydiving. Breathtaking talaga yan. Makakahinga ka nga ba dyan? Pagka, Diyos ko, inihagis-hagis kang ganyan, di ba? Sana, kung marunong tayong ma-fall, sana may sasalaw, di ba? Pag nag-dive tayo, na-fall tayo, sana sanggin tayo. Mga ganun ba? So, ay, gusto ko yan. Gusto ko talaga yan yung iahagis ako. Pero sana may sasalaw sa akin. Ayan. Okay. Next question. What is the most essential thing in a successful relationship? O, doon na tayo sa usapang essential. Okay, ano sa tingin yung essential na bagay sa isang successful relationship? Okay. Voluntary naman. Kung sino. Para maiba naman kahit papano sa last two questions. Siguro, for me, time din. Time talaga, tsaka communication nga. So, sabi ko nga kanina, parang usual na talaga sa couple yung parang mahal naman talaga nila isa't isa. Pero dadating din talaga yung time na parang may mga challenges. Then kailangan mo talaga dun yung time tsaka yung communication talaga para masolve yung mga problema talaga. Yeah. For me, time tsaka communication. Okay, time and communication. Yun daw. How about you, Chonna? Anong essential bukod sa lugaw? Natingin ko po yung essential, yung pag-appreciate po ng partner nyo. Sabihan mo lang siya na ang ganda mo, ang gwapo mo. Ayun po, yung mga simpleng word po na yun yung minsan nakakapagpangiti sa kanila. Okay, yung mga simpleng words daw nakakapagpangiti sa kanya. Uy, yung mga simpleng words sa Ibrahim, always remember that. Chonna, maganda ka. Chonna, ang bango mo. Chonna, ang ganda ng suot mo. Ay, ganun lang pala. Nagkakaroon din ako ng idea. Okay. And for the last question po natin. Okay. What is the best relationship advice you have received? At gusto ko rin marinig kung sino yung sabi sa inyo na para naman ma-recognize natin kung sino siya or baka nanonood siya ngayon, di ba? Okay, what is the best relationship advice you have received? Okay, Chonna. Hindi ko na alam kung hindi nagsabi po. At hindi niya po alagaan ko po si Ibrahim. Parang makontento ako sa kung ano po yung relasyon na meron ako ngayon. Ang dami ko po din naka-MQ before na may mga babaero, may mga hindi po talaga tumatagal ng buwan. Then eto po, thanks to Ibrahim, parang natutuwa din po sila sa sobrang bait, ganyan. Kasi okay naman po yung relationship namin. Madalang kami mag- ito po yung sabi, alagaan ko daw po si Ibrahim para maging matibay din po
yung relationship namin, magtiwala lang daw po kami sa isa't isa, and huwag daw po laging mag-overthink. Yan po. Pero hindi ko na po maalala kung sino po siya. Pero yun, yung line niya walang po naalala ko. Okay. Yung gusto ko sa marinig ko yung huwag mag-overthink. Kasi gawain usually ng mga babae yung mag-overthink. Sa lalaki kasi chill lang, ganyan. Kung ano lang nangyari, wala pa kay. Pero yung babae kasi simpleng bagay, di ba? Parang nai-exage minsan. Baka may mag-reglamo sa comment section later lang ha. Pero, I'm not generalizing ha. Some of the girls lang, okay? Most of the girls kasi, parang, saan ka galing? Sino kasama mo? Nag-kiss kayo? Hindi, joke lang. May mga exaggerated na mga binibitawan sila. Diba? So, yun. Gusto ko yun. Gusto ko rin ibigay ng advice sa mga babae na nanonood ngayon na huwag kayong mag-overthink. Diba? Minsan, misinterpret nyo lang ang ginagawa ng lalaki. Diba? Huwag nyo isipin ng mabuti yung ginawa nila. Diba? So, yun lang. Okay, how about you, Ibrahim? Ako po siguro yung galing sa barkada ko at saka yung kalasa ko na si June. Kung saan daw po ako, masaya dun ako. Yun, so, yun, masaya naman ako kay Chonna. Talagang mahal naman lang talaga namin isa-isa at saka masaya kami together. Kaya, ayun, parang yun yung pinakatumatak sa akin na talagang advice ng ibang tao para sa akin. Oo. Okay, piliin daw na maging masaya, di ba? So, ibig sabihin, si Chonna ang happiness mo, di ba? Sa buhay natin, kailangan nating piliin yung happiness lagi, di ba? Para pag meron tayong happiness sa tabi natin, di ba? Ang dali-dali, ang gaan-gaan ang buhay. Parang gumagaan yung paligid natin, gumagaan yung mabibigat na gawain natin. So, always remember that we have to choose happiness. Salamat sa kaibigan mo. Sino yun? Si Junjun ba? Junjun pa. Ay, Junjun. Saka? Okay, salamat sa iyo sa advice. Yung mga kaibigan natin minsan, especially sa mga lalaki. May mga moments kasi na bubuk-bubuk lang sila, di ba? Mga kautuan lang yung sinasabi sa atin, pero minsan may laman din pala. May mga advice din pala sila sa atin na very essential din. Di ba? Okay. O, tapos na tayo sa ating Q&A portion. Well, I think, proceed na tayo sa ating pag-game show. In-expect nyo ba ito? Okay. So, pag-game show na tayo ng simulan natin sa compatibility test. Compatibility test. Meron ba kayong pen tsaka paper? Meron yung mga bagay na or kahit sa phone. Sa phone. Sa phone, yung isang parang paint, di ba? Isasulat yung sagot. Or kung sinisi, pagka-drawing mo, ganyan. Titignan natin kung there are things na similar kayo. And then, explain nyo. So ba, kapag i-explain nyo yung mga bagay na sinabi ko. Okay, let's start. Excited ako. Compatible nga ba si Chonna at si Brian? Okay, Chonna, meron ka na bang pen dyan? Saka paper? Okay, class, bring out one whole sheet of paper. Ito ang quiz natin. Yan. At pakikita rin natin kung sino yung maganda yung penmanship. Ayan. Oh, compatibility test tayo. Okay, first question. What? Okay, game na ba? Okay, first question. Susulat niyo lang yung sagot. Pwede sa phone or sa paper. Okay. What is your favorite food? Ay, teka. Medyo mo generalize pala pa food. What is your favorite dessert? Dessert? Okay. I want to see yung sagot. Okay, 1, 2, 3, go! Leche flan? How about you? Okay, leche flan. Okay, okay, explain. Parang narinig ko na rin kanina yan. No? So, 1 point na kayo. So, magiging compatible. So, ano ang kahalagahan ng leche flan sa inyo? Isang sagot lang. Isa lang sa inyo. Let's have Chonna.
Bakit sa tingin mo ba parehas yung favorite yung legend plan? Kahalagahan po ng legend. Oh, bakit favorite nyo siya pareho sa relasyon nyo? Ano po, nakakatanggap. Siguro po dahil ano, parang pagkinain hot cream. Okay. Oh, ba't pa kailangan i-explain? Sige, let's move on to the next one. Basta favorite nyo eh, bakit? Okay, next for the compatibility test, what is your favorite anime or cartoon? Okay. Halimbawa, Fushigi Yugi, Ghost Fighter, ganyan, Powerpuff Girls, Sailor Moon. Ready na yata sila. Okay. In 1, 2, 3, go! Show your answer! Naruto. Naruto. What's... In fairness, bagay si Naruto kay Dora. Medyo natawa ko sa Dora yan. In fairness, compatible si Naruto kay Dora, di ba? Dadami si Naruto, tutulungan niya si Dora na maghanap ng mga bagay na nawawala. Ang laki ng tulong ni Naruto kay Dora. Para sa compatible pa rin yun. Oh, 2 points. Next! Okay, next question. What is your favorite movie? Romantic movie, yung mga nakakakilig. Doon muna tayo. Hey! Okay, favorite romantic movie? For me, hindi romantic movie. Teleserye po talaga siya. Kasi wala akong masyado alam sa movie. Ah, sige. Movie slash series. Dolce Amore. Oh, I love it also. Gusto ko yan sa Italy. Ikaw naman? Hindi ko makita. Naka-mute! Ano yan? Baka Dora na naman yan, ha? Ha? House of Us? H-O-W-S yun? Yung kay Kat, yung sa Kat Niel, okay? The House of Us. Idol ko po talaga si, ano, si Liza Soberano, kaya Dolce Amore. Alam mo, okay, baka kayo si Kylie's and si Girl Katniel. Minus point na kayo. Wala kayong puntos ngayon. Liz Kim tsaka Katniel, ano? But I love, yung napili nyo, I love the story, the stories of the two chosen series slash movie na namin. Diba, gusto ko yung, ano, Dolce Amore. It talks about love, na you have to choose love. Pili ko doon mo rin namin yung choose love eh. Choose love, choose happiness. Doon sa Dolce Amore. Di ba? Si Serena Marquesa. Saka si Tenten. Yung mga lang, ang tabi nila, matarap daw ang puto. Favorite ko yan. Yung The House of Us naman. Maganda rin siya. Pero, hindi ko siya ganun ka-favorite. Sa part ng babae, siguro gusto nila yan kasi napaka-positive ng image ng babae sa story. But for me, parang toxic ni Daniel sa story na parang apagod mo na image na ayun, pakamama ko yan, yun ha. Baka maraming mag-ano sa akin mga bash. Pero medyo toxic kasi personality ni Daniel doon. Parang nasisiraan ng mga lalaki, like us. So ayan, wala kayong puntos dyan. Sabi ko lang sa akin, Sir Jomar, as the audience. Sige nga. Let's ask the audience kung ano yung mga gusto nila maalaman sa inyo kung saan compatible kayo. Pero while waiting for them, ayan, what is your favorite subject? Okay, tignan natin. In 1, 2, 3, go! PE. So ano, makarises yan ha? Ah, mape, wow!
almost the same, di ba? Mate, sakop niya yung PE. Okay, compatible ulit. 3 points. 3 out of 4. Ayan. Meron na kayong 3 out of 4. Tingnan natin sa comment section. Baka may gusto sila makita. Pag-ibig na naman, mga ganyan na yung comment nila. Okay, what is your favorite? Okay, what is your favorite fruit? Frutas. Okay, let's see. 1, 2, 3. Alright, mango. Okay. Kau, Chonna? Rambutan. Ano yan? Tan? Rambutan. Rambutan. Di ba isip mo tan? Okay, rambutan. Mango. Ay, wala kayong puntos dyan. Malalo. Sana yung pwede kong ano, pwede kong paglaban, hindi pa yung malaban yung rambutan at mangga. Okay. Ano yung score natin? We have 3 over 5. Ayan. Last 2 questions. We have 7 questions for the compatibility test. Yeah. Okay. What is your favorite ulam? Viand. Ulam tayo. What is your favorite ulam? Okay. Okay. Second to the last question. What is your favorite ulam? Viand. Okay. Let's see. 1, 2, 3. Go! Tergerentang bawa. Adobo. Atay. Tergerentang bawa. Adobo. Wala ko adobo bawa eh. Tergerentang atay eh. Wala. Ano yung score natin? We have, ah, ano yung score? 3 out of 6. Ayan, 3 out of 6. 3 out of 6, nako. May nakasama na ng madami mga numbers. English major ako. Okay, 3 out of 6. Ayan, last question. Pag nakapuro kayo, manalo kayo. Meron kayong cash prize sa akin na sa dalawang tweeted na ball, babe. Okay, last question. What is your favorite social media platform? Ayan, hindi na lang compatible yan. IG, Facebook, Twitter, TikTok. Pwedeng damihan, baka may mahit tayo. Sige, gilis mo, ibang lahat. Sa gusto ko maging compatible. For the last time, sige, baka may mahit tayong mga tamang sagot dyan. What is your favorite social media platform? 1, 2, 3, show it! Ano yan? Messenger, Facebook, YouTube. Tingnan natin, baka isa wala dyan ha. Instagram, TikTok, Facebook, okay. May 1 point. Facebook, okay. Okay, out of 7, we have... Let's go 4 over 7. At least, di ba? 4 is greater than 3. 4 is greater than 3. So, 4 out of 7. That's very good. For the last game, eh, gusto ko sana yung turo mo, mahal mo. Yung parang sa TikTok, who's the, gano'n, sino ang seloso, sino ang ganyan. Hindi pala kayo mag-asama. Parang ituturo. Ayan ko na, pababa yung turo mo, Ibrahim, kasi nasa baba natin. Ha? O yan, ikaw naman siya na pataas kasi nasa taas mo si Ibrahim. Okay, so sabi mo, sino ang seloso mo mga ganyan? Okay, mabilis lang to ha, para malaban agad natin. Okay, sino ang malakas kumain? Okay. Sino ang malakas maghilik? Hindi. Chong. Sino ang... sino ang clumsy? Laging nalulunas. Nababangga. Mas clumsy ka pa sa itsura mo na yan. Ano? Sino ang... pabebe? Tinanggap niya na lang yan. Sino ang
iyakin. Sino ang maingay? Sino ang tahimik? Sino ang mahilig mang, ano, rock? Sino ang madalas magtampo? Sino siloso o silosa? Sino ang tamad? Sino ang masipag? At least ang mga tinuturo nyo, di ba? Ayan. So nakakatuwa na alam nila. Tapos si Guy inaamin niya na ako yun. Tapos ayaan nyo din mo na ako yun, di ba? So ang ganda na makita na kilala ko kilala nyo yung isa't isa, di ba? May gusto kayong i-plug or promote or something? Sige. Let's start with Chonna. May gusto kong i-promote or ano yun? Game! Follow niyo po ako sa TikTok account. And sa YouTube po, ChocoTV Vlog. Okay, ChocoTV Vlog. Tandaan niyo po yan, eh? ChocoTV Vlog. IG po, Chonna May. IG Chonna May. Tapos? TikTok po. Ayan. Eh, yung mga ganap sa'yo, yung mga palabas, wala akong upcoming shows, ganyan. Wala pa po yung director namin, nasa malayo pa pumunta. Pero I would like to congratulate you sa success ng Nakanda series, di ba? Pwedeng bumate. Sige, pwedeng bumate. Go! Bate, kaya bati ko din baka mga pinsan ko nanonood. Hinakantsaan ako. Yung mga pangalala mo sila. Sige. Si Karen, si Ate Sara, si Kuya Daryl. Ayan. Tsaka si Ethan. Hello, Ethan. Baby kong pamangkin. Ayan. Okay. Hello. So, para sa ating pulot of the day, parang magandang buhay lang kita. Yung pinaka natutunan ko sa inyong dalawa is how you accept the imperfections of each other, di ba? Na whatever differences na meron kayo, you still accept each other. And yun maganda sa isang relasyon na tanggap natin yung isang tao, no matter what he or she is, di ba? Di ba? Ang mahalaga is love. Sabi nga sa kanta, mahal kita maging sino ka man. So to end this guesting ninyo, I want to sing a song for you. Ayan. Kahit na kanina pa ako salita ng salita. Sana hindi ako pumiyok ng one for it. Okay? Kung sumas di ka makita, kung ikinapagkalayong na
may dugot ang datong puso. Yan lang maaari natin sayang matatanggap habang pumibukan. Mahal kita, kita sa inisip mo. At ibog ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y muling naging pa na puno ng saya. Sa lahat, hindi maaaring iwan. Wala na makakapigil kahit dapat tumat. Paano kung ikaw na mismo isang lilisan, paano ba? Kung nangyay ko sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglalaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa walis di ka makita, kung ikay na pagkalayo na, may buhay ba kaya ng puso? Yan na maaari natin sa ganyang matatanda habang ko'y may buhay. Mahal na mahal kita, hindi pa sa isip mo. Ayan. Thank you so much po sa pag-guest sa amin, Chonna May, Martinez, and Ibrahim. Ayezuddin. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much, VJ Oppa. Thank you po for having us. Okay, magbabalik po tayo. Panimas po ang ilang sandali. Dito lang sa Pag-ibig with VJ Oppa. Thank you so much. Bye.